Hi guys! Ayan, medyo matagal-tagal since last tayo nag-vlog. Ang last natin is yung sa pagging machine pa. Nag-uulan. Ito lang, medyo, alam mo na panahon ngayon ng pandemic. Nagdeklara na naman na-extend ng ECQ. So, nakakalungkot man pero tuloy pa rin, laban pa rin. So, ngayon nandito naman tayo, mapapansin nyo. Madalas doon ako nag-vlog sa Kamuning branch. Ngayon nandito naman tayo sa Laloma branch. Ito ang ating main branch natin. So, ayan, dayo tampak ngayon. Ano ginagawa ni Master Russell? Ayan, suplado yan. waiting yung ano namin, yung mga gawa. Tuwa ko kanina, dapat ibang vlog sana namin yung living master na to. Kaso pagdating ko, gawa na. 3D to, bigyan ko kayong konting trivia. This is from the early 90s nung lumabas. So, ito yung dati yung pag-diamanin pad. Ayan. Mahirap yan kapag nasira yung switch niya. By the way, yung topic natin ngayon at ang gagawa is si Master Bayaw. Long live! Ang ating ano? Kasi yung motor dito. Standard stand pan. Ito yung modelo ngayon. Ito yung model ng pan natin na lata na yung housing niya. Quadrado. Papalitan natin ng motor. By the way, ito kasi pagdating ko, nakakalas na siya. So ngayon, ipapakita namin sa inyo paano magpalit ng motor o magkabit ng motor. Ako dito. Mag-assemble. Ang standard stand pan. Selling ka, Sel. Trip ko lang, Sel. STS Gas 18 model. Color black. Ayan, papalitan ni Bayaw Master Ace Camacho. Yo! Ayo, ano kami ngayon? Mga naka-unicorn kami ngayon. Nagamartis kami. Nagamartis repair shop kami. Kasi, ayun nakasando eh. Sabi ko, kaya sa mga viewers natin, pakikita nakasando tayo. At saka, always be presentable. Sir, always be presentable. Always be. So, ayun. At again, samahan nyo kami. Standard stand pan, new model. Paano magpalit ng motor ng standard stand pan. Magandang tanghali sa inyo mga kapuso kasi kasawa. Siyempre, bago natin na gawin mo ng lahat, kailangan natin check yung bagong motor. Okay, kung may contact lahat. Contact number, landline, o gano'n. Yan, siyempre. 1, 2, 3. Pastor, linya. Yan, kapag tayo yung ilaw, sasalita yan. Sasabi ako, ano diferensya. Okay. Siyempre, para malinis ang motor, kailangan pinaparlor. Ano natin yan, pinukulot para maganda tignan at malinis ang pinabit natin, di pa kalat-kalat, di ba Master Russell? Apo ang hindi po kay Master Russell pagkumutukat lang. Ganyan lang po kami gumawa dito, hindi masaya lang. And so isa rin sa mga tip ko yan sa inyo pag gumagawa kayo, always be happy, umaga, huwag masyadong seryoso. At the same time, ano pa, ano, tutok pa rin dun sa trabaho. Si Bayaw yung nagpapagaang dito eh. Tapos si Russell yung taga-suporta. Mahilig pong bumulong yan ng nagpuha niya. Yan ang mga ano. Kaya pagpapatagal ng trabaho. Patagal ng trabaho pagkasama niyo yan. Mga kailangan, tinatago. Pero yan pong ginagawa ni Bayaw, wire organizing po yan. Kailang malaking bagay po na yung mga wire natin, tinitirintas po natin, hindi siya kalat-kalat or sabog-sabog. So may iwasan natin siyang sumabit sa kung saan man kapag binuo na natin. Kung nyo pong gagayain si Russell, hindi po niya tinitirintas. Ha.
Ulitin ko lang sa inyo, tulad sa ibang vlog ko, yung tester na ginamit ni Bayaw, yung test light, tinetest niya yung continuity kung ang buong lahat ng mga wire ba natin ay merong contact point. So, kadalasan kasi sa mga repair shop, yan yung mga ginagamit natin. At kung gusto nyo matutunan paggawa niyan, Bayaw, di ba, pinakita natin sa vlog natin yung yes, paano gumawa ng test light. Ngayon, siguro hindi mapapansin nyo, magkakabit kami ng motor. Hindi na nagpalit ng bushing shopping kasi naka-ready na to. Mm-hmm. Nagpalit na kami nakaraan. Mm-hmm. Baga, puro ano na yan, pato na lahat. So Bayaw, kailangan siguraduhin, tama ba, na kapag nagpalit ng motor? Siguraduhin, ang bushing shopping ay palit din. Kasi, ten, kasi hindi tatagal ang motor mo, kung ganun lang rin, maulit at maulit lang, sayang ang bilhin natin ng makina o magagastos natin. Kailangan, nagpalit ang makina, kondisyon rin ang shopping na rin. Yung mechanical niya. Mechanical kung tawagin. Bali yung payo na yun ni Bayaw, para hindi masayang yung pagbubukas natin, pagre-repair natin, isang bukasan lang palitan yung lahat ng dapat palitan. Para maiwasan din natin yung ulit trabaho ay tinatawag naming back job. Yan. Bumukali lang silang ng langis. Yes. Tulad di Rasen. Siratin lang naman. Kawawa naman. Hindi ko lahat ng bagay na kukuha sa langis. Bawi ka na lang siya, pa sa sulat pag ikaw rin nagbablog. Okay. Bayoy, ano mo nga, emphasize mo yung ginagawa mo regarding sa spacer. Spacer. Proper spacing. Siyempre, pag nakabit ko na ang motor, pinasok kaya ang shafting, meron ito tinatawag na bola. Kailangan naka pantay ang bola, yung guhit ng bola. Yan. So, dun sa pinaka last ng space ng motor. Nung bakal. Nung bakal, o. Oh. Pag pababa, syempre, nasa baba ang guhit ng bola, pag dadagdag kayo sa lalim. At tulad nito, mga siguro tansya ko mga isang spacer, dadagdag tayo. Tama. Pero wala siyempre, dibating na customer. Oh. Ito yung spacer na nagdag natin, balikan natin, no? Kapit na, no? Bigla na lang na-shoot. O, di ba? Yun, tumugma na tayo. Parang kulang pa, parang di pa ako sigurado. Pakita ko ba yung pagpantay na? Ay, hindi ko yun. Pagdag pa tayo. Bali yung sinasabi ni Bayaw, itong guhit na ito ng bola, kaya ba yung ano mga emphasis mo? Itong guhit na to, kailangan sumakto doon dito sa pinakalas na lata ng motor. Yan. Para pag ikot ng bola, turbo lang kuryente, pato lahat sa bola. Pasok. Ayan, katulad niya, no? Antay na. Okay? Bali, ayan. Well concentrated yung ilalabas ng kuryente ng motor natin doon sa transfer ng into mechanical parts natin para maganda yung swabe. Wala, nalagay na natin takip. Siyempre, kailangan may tinatawag na linyada o sobrang spacer natin sa harap. At yung tinatawag na balance, kailangan yung dagdag ko sa ilalim maaaring magbawas ka sa harap dahil kailangan lumapat at mayroong konting yanig sa tagig. Tignan niyo po, kakaiba po talaga mag-vlog ang, ano ko, ang Bayaw ko. Mas masaya po kaysa sa akin. Kailangan mayroong konting yanig sa tagig. By the way, bigyan ko kayo ng konting background sa Bayaw ko. For almost 15 years simula nung nag-start siya sa akin, doon pa sa nakailang pwesto na kami. And kasi na yung kasama ko. Pero mukhang mas matanda si Russell. Si Russell na naman. Siyempre, kailangan kinakalimutan ang tornilyo. Huwag masyadong sisikip, huwag masyadong luluwag. Alam nyo na yun. O, diba? Pagbabalik namin. Ito, guys. Pansin nyo yung tornilyo natin, bakit lihis? May paliwanag dyan. Paliwanag ko kayo. Dahil yung ginagawa namin sa lise, hindi siya pasta pantay. Dito muna at saka dito muna para sa pag-align yun
mas ba padali natin yung ano, kasi dalawang tornilyo muna, align, and then yung dalawa naman. Pag nakakabit niyan, multi-protect. Pag nakuha niyo yung landi nung shafting natin, eh, talagang landi ah. Ayos yun, magandang pangita yun. Ngayon ilagay na natin yung dalawang tornilyo na tinanggal ko kanina, binalik ko lang. Yan. Medyo madali na natin ang pagtatornilyo. Ang konti na yung storage lang. Pagbablog natin. And then, well, yung ano, yung kaninang naputol natin, yung color coding. Yung color coding. Isang mabilis na color coding. Isang mabilis na color coding. Okay, medyo para sigurado tayo, sigipan natin. Medyo madulas na yung kamay natin eh. And for safety reason din yan, lagi nating lilinisan o pupunasan, tutuyuin yung mga tools na ginagamit natin. Siyempre, isang mabilisan, pag rewind motor na, pag bago na yung motor na siya sabi, automatic yan, ang linya, ang kulay niyan is green, white, black, red. At mapapasin yung dalawang yellow para sa capacitor natin. At siyempre, yung green, ito yung sasabing common, yung linya, at 1, 2, 3. White, black, red. Kung madaling salita para hindi kayo malito, itatak nyo na sa isipan nyo. White, black, red is 1, 2, 3. Okay guys? Pasok tayo sa ipangkot. Susunod natin step. Ngayon, syempre, para mamaya kasi pag nilagay yung front cover, yung sa pin, itatawag yung importante ito yung pin para sa hélice. Mahirapan na tayo ilagay. Ilagay na natin ngayon. Yan. Sinasabi ni Bayo, kaya kinakabit niya na yun kasi haharang na po dito yun yan sa front cover. Kung mahuhuling kakabit yun, hirapan na tayo pasok. Ngayon, pre, ito na tayo sa body. Ito yung body ng ating ginagawa. Hirapan talop. Okay, naturo na natin, tapos na tayo sa ating color coding. Ngayon, titest natin kung gumagana ba yung ginawa natin. Hindi natin ang tester. Hindi, ganun pa. Saksak. I-test muna natin kung effective. Kita nyo naman po. Pag ba yung nagbablog, with entertainment yan. OG ba? OG ba? Siyempre, pupunta tayo sa common. At sisimulan natin sa uno. Yan, uno. Kita nyo, pumali yung shouting natin, umandar. Siyempre, sunod yung number 2 at yung number 3. Wow! Ibig sabihin, napagana natin guys. Wow! Magic! Okay. Ayan po. Bali, reminders lang po sa inyo kung mapapansin po ninyo na masaya kaming gumagawa dito. Pero pag dahil po sa sanay na kami, ayan po, kaya po ganun na kami kakampante. Pero kapag kayo po ay gumagawa, safety first po, lagi nyo pong i-check lahat ng mga bagay dahil po yung sa amin po, kaya ganyan po na ano, hindi naman sa binibiro namin, pero talagang ginagawa lang namin masaya yung pagtatrabaho namin para hindi nabuboring maghapon. Again, safety first po, laging check lahat muna yung mga wiring natin. Nakakita nyo po, maliban sa hininang, nilalagyan pa ng tape ni Bayaw. Safety first, before, after shock. Layo yata. Walang connect. Kaya huwag ka na mag-Inglis. Pabusan ka na tayo ng storage nito. Excuse me po. So, Bayaw, i-discuss mo na, bubuin na lang. Alam naman na ng mga viewers natin yun. Viewers and more subscribers. Pasok pa subscribers. Yun na lang ang kulang natin, Bayaw. Yes. 700 na tayo, kailangan na lang natin ng 300 para ma-monetize tayo. Subscribe mga subscribe. Nood lang po tayo ng nood. Marami tayong matututunan dito sa Marquis Repair Shop. Kahit walang nanonood, maraming fans! Ayan. Baya, ano ba na? Bali yan, mabubuin na lang. Bubuin na lang natin to. Makabit natin sa body. And then yung mga ibang niyang accessories. Andara to mamaya. Okay. Thank you. Again, standard stand pan black. Kaya po modelo yung lata yung ano, ang kaha. Paano palitan? Sana po na pasaya kayo ni Bayaw. Till next time, God bless. God bless.
here at Marty's Repair and Maintenance Shop.